Father, blessed are you among women. Saan galing yan? Sabi na, puspos ng Espiritu Santo, punong-puno siya sa Espiritu Santo. Ang lahat ng sinabi ni Elizabeth ay galing sa Espiritu Santo. Sino? Ano ang Espiritu Santo? Diyos. So, lahat na yan, kahapon at saka ngayon, yung lahat ng papuri na yan ay galing sa Diyos. Hail, full of grace. Sino na naga ng Espiritu Santo? Blessed are you among women. So, yung mga dinadasal natin sa Santo Rosario ay galing sa Diyos. So, ang mga dasal natin galing sa Diyos. Tinuturuan tayo kung paano purihin si Maria. So, kung kayo ay nadadasal ng Santo Rosario, ay galing sa Diyos. Now, kayo ba ay nanghiya, natatakot sa pagdasal ng Santo Rosario? Lalo-lalo na yung mga namatay na ang Black Rosary sa inyong area? Kayo ba ay natatakot, nanghiya? Kasi palagi inyong naririnig sa mga secular media na nagmasisilos, magagalit ang Panginoon kung kayo ay palagi magdasal ng Santo Rosario, pagpurit kay Maria. Hindi magagalit ang Panginoon, hindi masisilos ang Panginoon kung tayo ay palaging nagpupurit kay Maria. Kasi galing sa Kanya yun. Yung Hail Mary, galing sa Kanya. Yung Blessed Are You, galing sa Kanya. Yun ang unang dahilan kung bakit dapat tayong hindi magagalit, hindi mahiya, hindi matatakot sa pagpuri kay Maria. Kasi siya ang unang nagpuri kay Maria. Siya. Pangalawang dahilan. Kayo, at tayong lahat, merong mga nanay. Sino mo lang nanay dyan? Wala kayong nanay, para kung dumating sa mundo. Tayong lahat ay nagkaroon ng nanay, nagkaroon. Okay, ito na, nagkaroon ng nanay. O, may nanay, no? So, tayong lahat ay may nanay. Yung nanay ninyo, kaya may nanay kayo, ha? Dadalhin po sa harapan, dito ngayon, pagkasusin ko. Mapasusin lahat ng mura ay sasabihin mo sa kanya, nandiyan ka sa harap. Ano gawin mo? Ha? Hindi kaya kayo kuha ng ipa? Kung may baril kayo, binaril na ako. O, di ba? Magroon lang kayo kung ang nanay ninyo ay mapastusin, mumurahin. How much more si Jesus? Murahin, mabastusin ang kanyang ina. Sa palagay niyo, matuwa si Jesus, matuwa si Jesus. Hindi. Anong kawin niyo? See? Yeah, yun ba? Ang sinasabi na masisilos daw si Jesus kung tayo ay magpuri kay Maria? Kung ang tao ay, let us say, pasaway. Pasaway siya. Sino sa iyo dyan ang makasama? Maski kayo, maski yung mga pasaway, kung sila, kung ang nanay nila magbigay ng utos sa kanila, hindi ka tanggi yun. Hindi ka tanggi yun. Kasi nanay nila yun. Maski pasaway sila, pag ang boses ng nanay nila, marinig nila, ay talaga, ano yan, tatakwa agad yun. Kasi mahal nila yun, ang nanay. Magkipasaway sila.
Sino sa inyo dyan? Kapasawa niya. Hindi na mahalata ng ina. Sino dyan? Wala. Lahat. Lahat. Lahat ng tao ay mahalin lahat rin ng mga nanay. How much more si Jesus? Jesus, si Jesus ay siya ang pinakamabait sa lahat ng tao. Kung ang bata, kung ang tao ay pasaway, sumunod sa kanyang nanay, paano na kayo si Jesus? Mabait, pinakamabait, hindi susunod. Niya ayaw pa niyang purihin ang kanyang nanay? Kung ang nanay ninyo, pupurihin ko sa harapan ninyo, sa lahat ng mga tao, sa harapan ng lahat ng tao dito ngayon, no? Pupurihin ko ang nanay ninyo sa harapan. Lahat ng papuri ay ibigay ko sa kanya. Lahat ng mga tao ay ibigay ko rin sa kanya. Anong gawin nyo? Anong reaction nyo? Lumalaki ang matay. Ang ngiti hanggang sa hinga. Kasi nanay nila yan. Narinig nila ang lahat ng papuri. See? Yan, tapos sasabihin nila na masilos ang Panginoon. Magalit ang Panginoon kung magpuri tayo kay Maria? No, hindi. Tuwang-tuwa si Jesus niyan. Tuwang-tuwa siya. So huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Sa pagdadasal ng Santo Rosario. So yun. Yun ang pangalawang dahilan kung bakit tayo magpuri kay Maria. Okay, yun. Pagpuri yun. Ang epekto nito, kung tayo ay palaging magpuri kay Maria, ay nakakabuti sa atin. Bakit? Kung tayo, example naman, kung ang tao ay palaging pinupuri, kayo, pinupuri ninyo siya, yung tao niya, ay magiging malapit sa inyo. Totoo ba? Hindi. Araw-araw may natukuli sa kanya. O, limbawa, yung meal ninyo, ngayon, ay everyday, ay kukuliin ninyo. Everyday. Pupunta kayo sa kanyang opisina. At sa lahat ng papuri ay ibigay sa kanya. Na ngayon, kayo ay nangangailangan ng tulong. Sa palagay niyo, si Mio ay natanggi. Nagustuhan niya ang iyong papuri. Gusto-gusto niya ang kanya, ang iyong papuri. Na ngayon, ay nangailangan kayo ng tulong. Automatic yan. Bigay agad. Ganoon din si Maria. Kung kayo ay araw-araw nagpupuri kay Maria, naging malapit kayo kay Maria. Priority kayo kay Maria. Number one, kayo kay Maria. So, kung kayo ay nangailangan ng tulong, madali sa kanya magbigay. Kasi kayo ay nagustuhan ni Maria. Full of grace. Siya ay punong-puno ng grasya. So, meron siya. Kung halimbawa, wala siya niyan. Wala siya niyan. Hindi niya kayang maibigay. Kanino siya nalapit? Doon sa meron. Sino ang meron? Si Jesus. Kasi siya ang mayari ng lahat. So, si Jesus ay nandyan sa kanyang lahat. So, doon siya nalapit kay Jesus. Now, si Jesus kaya ay tatanggi kay Maria? Hindi. Kasi mahal niya ang kanyang ina. Hindi niya tinutadhan ang kanyang ina. Kung si Maria ay maningil doon kay Jesus, dahil sa inyo, si Jesus ay hindi makapagsig, no. Hindi pwede doon sa kanya. Ibigay doon agad. Hindi pala nakapagsalita si Maria ng kay Jesus para maghingi. Hindi pala nakapagsalita, nag-yes na agad si Jesus. Sa mata pa lang, nakikita na ni Jesus.
gaya sa mga mabait na anak. Hindi pa lang natapos magsalita ka ng nanay kung anong kailangan nila, nag-uo agad yung mga mabait na anak. Pero si Jesus, automatic yan, mabigay siya. Yan ngayon, matatakot kayo, mahihiya kayo sa pagkasal ng Santo Rosario. So mga kapatid, ito siya ngayon na ating buhay Kristiyano. Meron tayong malakas, abogado, advocate sa langit, ang ina ng Diyos. So, magpasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng isang babae na naging ina ng kanyang anak na tumutulong sa atin. So, inyaan ko kayo, yung mga namatay ng bagong salib, ibago niyo ulit. Kasi ito siya ang pinalugod ng ating Panginoon Jesus. Tuwa-tuwa siya kung ang lahat ng tao ay nagpupuri kay Maria. Meron pang sabi isang santo. Ang sabi niya, kung ang lahat ng tao sa mundo ay magpuri kay Maria, lahat ng tao, yung mga namatay na, at saka yung mga tao, buhay ngayon. Pati yung mga taong isisilang pa lang ay magpuri kay Maria. Hindi pa sapat. Hindi pa sapat ang pagpuri sa kanya. Ngayon, kayo lang ang isa. Maski mong araw pa kayo magpuri kay Maria, hindi sapat. Wala nang kayong isinilang, hanggang ngayon ay nagpuri kay Maria, hindi pa sapat. So, again, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot sa pagpuri kay Maria. Hindi sapat ang ating pagpuri sa kanya. Kasi siya ay ina ng Diyos. Ito ang dakilang dignity kay Maria bilang ina ng Diyos. So, mga kapatid, ulitin ko, buhayin ninyo ang iyong plako sa iyong area. Ito siya ang tinulungod ng ating Panginoon Jesus. Masi tayo ang buhay ng hari. Sumasampalataya ako. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawa ako siya na ng Espiritu Santo, ipinamanahi sa Tabaniya Pirigen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinangako sa krus sa pamatay ng Iligin, nataot sa kalawro na namamimaaw. Nang may tatlong araw na buhay na mabuhi, umakyat sa langit, nalulungkot sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat,